McDonald's Country 16, mga kapatid, mga ka-Scorpio. Today is Saturday, July 31, 2021. Ay, tayo'y papasok na. Brother, papunta na po tayo ng plant site. So, samahan niyo po ako sa pagpunta sa plant site. Let's go! Ihanda na ang sarili sa ating paglalakbay. Sama-sama pag-ibigupin ng sabay-sabay. At ating pasukin ang mga kinahiligan. Mga kapasiklang pinilibot ng lansana. Diyor ay dito pupuntahan kahit saan. Basta kompleto, susuukin ang daan. Sama ka na pare, ready mo na. Ikutin natin ang lugar para masaya. Ito ang vision natin, kaya walang makakapigil. Mahal ko pa pra-rise, kaya hindi ko mutipigil. Sige, 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 overtake sa may daan. Dahan-dahan lang para walang mabanggaan. Iingatan ang sarili at mga kasamahan. Malayuman ang ating gahay at minsan umuulan. Basta ang importante, kompleto sa daan. At makarating tayo sa ating pupuntahan. Humanda na ang lahat sa ating paglalakbay. Sama-samang Scorpio. Hindi ko matandaan kung nailock ko yung motorsiklo ko at may maligid na mga alien, mahirap na baka pagbalik ko ay wala na akong motor. Wait lang po. So pag-uusapan po natin ngayon, mga kapatid, mga ka-Scorpio, ang isang rider club. Bakit po siya binubuo? Bakit nagkakaroon ng isang group ng mga riders? Para sa akin, unang ano yan, lang po, hindi po ako sa napaka malumahasang ano sa pagdating sa mga so personal opinion ko lang po kung bakit nagkakaroon ng isang rider club is unang-una magkaroon ng isang grupo na puro riders, motorcycle enthusiast. Ang hobby, ang passion is motorcycle, ano po, pag-drive ng motorcycle. Then, meron po silang vision, mission, at saka goal. So, pare, ang masasabi ko sa vision, ang mission is bumami pa ang, ano, ang Riders Club. Ang mission naman is, kung yung mission nila, bakit sila nagkaroon ng sa Rider Club. For example, ang advocacy is yung pagtulong po sa mga kababayan natin na hikahos, mga may problema sa kalusugan, sa pagkabuhayan, yung mga bagay na ganyan. Pwede rin natin masabi na yung mga kakulangan sa pag-finance ng pag-aaral, yan, isa rin po yan sa mga mission. Ang goal po is dumami yung riders, mga members ng ano, ng isang rider club, no? Dumami yung member niya. Katulad ko,
isa akong member ng ano na ERCP Camarines Sir Chapter, Evo Riders Club of Philippines, so mga Evo helmet users. So sana dumami yung, ang goal namin is dumami yung members namin, mga riders namin. So being a member, hindi lang po yung puro rides, no? Pasyal dito, pasyal doon. So ang main ano, mission ng aming ano, rider club is tumulong po, no? Charity po ang ano namin, pinaka main goal namin, main mission namin is yung charity, pagtulong po sa kapwa, financial, sa medicine, sa kung ano, sa pag-aaral, maharihan, sa sports activities, no? Pwede tayong ano, maging part ng isang sports activities, events, no? So nag-start po akong maging member ng ERCP last April this year. At sa pag-join ko sa kanila ay nakaka 9 charity rides na po ako. 9 na po yung charity rides na nasama ko sa kanila. And masasabi ko pong very self fulfilled ako sa mga pagsama ko sa kanila, dahil doon ko po nakita yung mga iba't ibang riders club dito sa Camarines Sur. At nakikita kayong pagiging solid ng mga different riders club na pagsuporta sa isang rider club, riders, isang rider club na mayroong charity rides, no? So pagtulong po sa mga kababayan natin, especially sa mga may problema sa kalusugan, kailangan ng gamot, operasyon, or yung sa mga procedures, CT scan, mga ganyan. So nine charity rides na po yung nasamahan ko. Meron din po itong mga charity rides ang aking ano, rider club na hindi ko nasamahan dahil yung mga busy tayo Sunday, may Sundays tayo na hindi makakasama. Siguro mga 4 or 5 charity rides ang hindi ko nasamahan, no? Pero naka 9 na ako rides, charity rides na kasama ko ang ERCP. Then isa sa charity rides ng ERCP Kamsur Chapter is yung kami mismo yung principal host or rider club na nag-sponsor po ng charity ride last July 11 this year. Kami po yung principal sponsor. So ang dami pong ano, dahil mong rider club, riders club ang pumunta dun sa event na yun ng ERCP Kamsur Chapter Charity Ride. So, ang dami mo. And marami rin pumunta ng mga moto vloggers, no? Mga kasama nating moto vloggers, like yung Oragon moto vloggers, nandiyan, ano? Sila na Takbo Indurista, Bonito Viajero, si Three-Legged Riders Moto, no? Si Alias Layas, Vosmic, si OMJC, lahat po yung mga moto vloggers po yan. Yung iba, si D.Y. Vergara, no? Mga moto vloggers dito sa grupo ng Oragon Moto Vloggers, vloggers, ano po. Nandun din, pumunta rin po doon si, ano, si JDTV, isa rin moto vlogger. Ang beneficiaries po nung ano na yun, yung event na yun is isang third stage cervical cancer patient at saka isang patient na nangangailangan ng financial na tulong para sa kanyang ano,
CT scan procedures. So yung charity rides na yon, yung araw na yon, yung kami ang nag-sponsor, ay nakapag-raise kami ng 40,000. Ano po? 40,000 cash donations po. No? 40,000 pesos. Meron pang ano? Meron pang na umabol na isang patient na gano'n rin, bigyan rin na tulong na para ano, para makapagpa-CT scan. Luckily, meron kami isang rider ano, nakasama nung time na yun na may extra cash. So, binigyan niya ng 1,500 yata yun or 1,000 pesos para sa pagpa-CT scan mo. Pababayan natin na yun. So, 40,000 pesos ang naliko, ang napalikta namin sa lahat ng riders representing their rider clubs. No? 40,000. So, binigay namin yun sa dalawang ano, beneficiaries namin, yung third stage cervical cancer patient at saka yung magpapa-CT scan. So, doon ko nakita kung gaano ka ano talaga effective ng charity rides. Small lang ha, pero pag nagsama-sama yung nagbigay, malaking ama, malaki ang ano, malaking tulong financial sa mga beneficiaries natin. Saka biraw niyo yung effort ng ano, mga riders club, yung time na binibigyan na every Sunday, sa amin, every Sunday, kasi every Sunday lang ako libre. Pero may, yung ibang riders club, nagkakaroon sila ng charity ride, even weekdays, meron sila. So ako sumasama po weekends lang, during Sundays lang. So yung makikita nyo, napakasolido, ang daming riders, ang daming rider clubs ang pumunta doon sa event na yun, na ERCP. At maraming nagsasabi na, ewan ko kung totoo kasi medyo bago-bago pa lang ako dahil this year lang ako. Ang mga riders club dito matagal na. So, yun daw ang pinaka malaking charity rides na napunta ng mga kaibigan natin na motovloggers, specifically yung Oragon Motovloggers. Shout out sa mga members ng Oragon Motovloggers, no? So, yun daw ang pinakamalaking ano, event ng isang charity rides na napunta nila. Galing. We're very successful. So, yun po, maganda talaga ang ano, ang isang ano, sa pagka ang pagkakaroon ng isang ano, rider club, yung pagbuo ng isang rider club, lalo na pagka ang ano talaga ang mission mo is advocacy mo is charity, no? Laking bagay especially sa panahon ngayon. No? Malaking bagay po. So yun lang po ang ma-share ko, yung magandang impact or advantage ng pagkakaroon ng isang rider club, bakit nagkakaroon ng rider club at ano yung mga nagagawa ng isang rider club. Hanggang sa muli, ito po ang inyong kapatid kay Scorpio 16, nagsasabi, keep safe always, at kung wala naman pong importante gagawin sa labas ng bahay, sa loob na lang po ng bahay para safe po talaga tayo. And God bless us all. Mabalos po. Bye-bye po. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye you. Bye-bye. Bye-bye.